tayo sa talipapa kahit pahile-hilera rito ang mga naglalakihang pata ng baboy na nakapatong na sa silya, mga sariwang prutas, bigas at alak. Ayan po ang tinatawag na panabit. Pero ala eh, hindi rin ang mga ito itinitinda, kundi giveaway o regalo para sa mga magnininong at ninang sa kasalan. Tawa naman! Bigas! Ito ang tradisyon ng mga Batanggenyo na kung tawagin pasabit o panabit. Maraming handa sa kasalan pero kulang ang mga magluluto. Ala eh, walang problema yan sa mga taga Batangas. Kung saan ang mga malakihang handaan, pinagtutulungan ng bayanihan. Kung sa giveaways o pasabit pa lang, galante na ang bride at ang groom, paano pa kaya sa araw ng kanilang kasal? O kung kanilang tawagin dito, baysanan? Ngayon po, na-estimate po namin siguro po nasa 300 plus na po kami. Mataas na po yung bilihin. Kaya ang mga ikakasal dyan, talagang ipon to the max dahil ang handaan sa kanilang bayan, ganito, kabongga! Hoy, kaya na kayo! Tungko o dekahoy na kalan, check. Talyase o naglalakihang mga kawali, check. Siyanse at sandok, check na check. Parang may pista. Sa dami ng mga putahe na pagsasaluhan, ang pagluluto, idinadaan sa bayanihan. Sa dami naman ho dining ng dalungan, abay, talaga naman ho, pagkalabas ko ng aming bahay, ay hindi ko na mabilang ang mga tao. Isa sa mga manunulungan, ang tawag sa mga tumutulong sa handaan, ang dating cook sa karinderya at ngayon vlogger na si Gilbert. Nung po mga binata pa kami, yan po ikaugalian dito sa Batangas, lagi po kaming nasama sa manunulungan. Hanggang sa sumunod na henerasyon, kami na po naman ang nagluluto. Toka-toka sila sa gawain kung saan ang nagsisilbi nilang kusina ang malawak na open space. May naguhugas, gayat, may nagkakatay ng baboy at mayroon na rin nagluluto. Isa sa mga tinulungan ni Gilbert ang kasal ng mag-asawang JB at Janine sa Lipa City nito lang January 29. Marami pong proseso na pumupunta sa bahay ng tao para magsabi ng tulong. Yun nga po nakakatuwa, hindi po sila humihindi. Hindi po sila humihingi ng kahit anong kapalit, tulong lang po sila ng tulong. Tulong-tulong na sila sa paghahanda ng sangkap. Mapapalaban tayo dito ng lutuan. At dahil dekahoy ang kalan, ang usok masakit sa mata. Para ring exercise ang mayat-mayang paghahalo at pagtitimpla ang mga manunulungan. May kanya-kanya ring specialty. Isa-isa ang babaluti sa daan tapos ay i-steam po yan. May bihasa sa pagluluto ng embutido, afritada, kaldereta, putserong gubat. Sinabusang si Charam! At adobo na kada putahe nasa 25 to 30 kilos ang karne. At ang kanilang kanin, kakaiba rin ang pagluluto. Ang kada 5 salok ng bigas, iniluluto hindi sa naglalakihang kaldero, kundi sa talyase o tulyase kung tawagin dito. Maraming kinaing Batangas, lutong Batangas. At ang gamit nilang tubig, mainit. Para hindi mahilaw yung sinaing. Pagkaluto, ang mga ulam at kanin isusupot para hindi langawin. At hindi rin agad lumamig. Ang nagastos daw ni na JB at Janine sa kanilang kasal, nasa kalahating milyong piso. Nakatipid kami in a way po na hindi na namin kailangan mag-rent ng place. Malaking bagay ang mga manunulungan sa mga ikakasal. Sa halip kasi na umupa sila ng taong tutulong na babayaran nila ng 500 pesos kada tao, ang mga manunulungan, libre. Kamag-anak din kasi nila ang mga nag-volunteer. Nagkukusa na po silang mag-isip na kung may kulang man po sa rekado, kung kailangan po ng mga table. At bilang pasasalamat ang mga manunulungan, syempre, may pasyaron o pabalot. Pag halimbawa po na may labis yung handa, kung sana po kayong papadalan sa bahay ninyo ng mga ipayokasyon. Pero bukod doon po ay wala naman po na bayad.
Dito naman sa bayan ng San Juan, dito pa rin sa Batangas, ang aming team na imbitahan din sa baysanan ng seaman na si John at ang kanyang bride na si Juna. Short term, wala po pong 2 buwan yung bakasyon ko. Gahol din po kami sa oras. 3 weeks lamang po yung preparation na. Sa Biyernes pa ang kasal, pero bisperas pa lang, abala na ang lagpas 10 katao na manunulungan sa pagkatay ng 4 na baboy na lulutuin at gagawing pasabit. Ang karpinterong si Rodel, lumiban pa raw sa trabaho para tulungan sina John at Juna. Noong 2017, nung ako'y unang matuto pagluluto, masarap din daw ang luto ko, yun ang sinasabi. Dahil maramihan ang luto, isa raw sa challenge para kay Rodel ang makuha ang tamang timpla ng kanyang mga lulutuin. Bisperas ng kasal, magdamagan ng i-marinate ang karne para mas banuot ang lasa. Timpla na para lang huwag masira ang karne. Biyernes ng umaga, parang musika sa tenga, ang ingay ng Talyase o Tulyase at Siyanse. Para sa lulutuing 50 kilos ng adobo at 50 kilos ng afritada. Ayos na, malasan na. Pagkaluto, ibinalot ng mga ito at saka dinala sa reception. Sarap ng luto nila. Nakakataba po ng puso. Bilang isang Batanggenyo, nakikita po namin na sumisibol pa po lalo yung tradisyon na ganito. Hindi po siya namamatay sa amin. Ala eh, kaya pala masarap ang mga handa sa baysanan sa Batangas. Ito'y pinagtulungan. Bayanihan! Parang hulog ng langit para sa mga tigamasbate, ang napakaraming isdang bigla na lang nakita sa kanilang dalampasigan. Ang ilan sa mga residente ng Mandaon, Masbate, wala raw maulam. Kaya laking pasasalamat nila sa paggising nila nung ito ang tumambat sa kanila. Ang halos 100 metro nilang dalampasigan, nagkulay puti. First time mo na yung mangyari? Nabalot ng toneto nila ng maliliit na isda na kung tawagin nila lupoy. Sir, lang puno. Dahil na ito ah. Sir, naano na. Nagulat talaga ako, ma'am. Sobrang lawak. Toneto nila na, ma'am. Hulog na natin ng langit. Pinakamarami. Dito yung kapal eh. Takatuhod eh. Pero saan nang galing ang mga isdang ito? At gaano katotoo ang haka-haka ng ilang residente rito na ang bumabahang biyayang ito merong kapalit? Tumawag yung pinsan ko na, ayun, wala na daw yung anak niya. Sabi ko po yun sa pinsan ko, sabi ko, ah, may kapalit. Kukuha ka pa rin ba ng isda kung buhay ang kabayaran? Halos 2 buwan nang inaalat ang kita ng mangingisdang si Michael. Kaya sa pamumulot ng kabibi na lang sila umaasa ng kanilang maipang uulam. Tigil nga ang pag-ingisda. Wala nang huli eh. Hanggang nitong Martes, para bang mga isda na ang lumapit sa kanila. Matay na po. Kutuwa-tuwa. Pira na yan, pira na yan. Damo isda. Sabi niya, baba na kayo dyan, maraming isda, may pera na tayo. Nagulat din ako. Sabi ko, blessing na to. Ang tila milagro na inihatid ng dagat, mabilis na inago sa buong komunidad ng si Ave. I-Facebook Live ang pangyayari. Nananawagan ako buong Mandaon, yung walang mga ulam, pumunta na dito. Habang naglilinis kami ng station, biglang dumating yung volunteer po namin. Nagsabi na marami daw isda sa baybay.
Sos, kunari ka mo ni Kagaina, kabuntod-buntod pag idya. Gabanig yung isda. Sa loob ng 7 years po na naasan ako dito, first time ako nakakita nun. Ang mga nahuling isda, ginawa nilang bagoong at daing. Nasa 250 per kilo ang lupoy po na dried fish. Ito na po namin sa tatlo kami sa anak ko, dalawang banyera. Padala ko sa anak ko sa Japan para ulam nila. Sina Michael at Jenny, nakapuno ng 21 banyera na kanilang ibinenta. Libre lang sura. First time ko lang nakakita ng 5K sa isang araw. Binili nga ng bigas. Nang iba, binili namin ng grocery. Samantala, ang limang tauhan ni Ave, nakapuno naman ng 50 banyera. Pinaghatian nilang kinita nilang 13,100 pesos. Yung mga mahihirap dito sa baybayin namin, na walang-wala, nagkakapira po sila. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Mandaon, tinatayang nasa 200 banyera ng isda o halos 5 tonelada ang inanod sa dalampasigan. Kaya na raw nitong magpakain ng isang buong bayan. Sip naman yon. Pagdating ko, dinakot ko agad yung isda. Walang ibang marine species. Pero kung karamihan sa mga residente nalunod sa tuwa si Ave, kinutuban na baka ang grasyang ito may kapalit? Ang naiisip niyang alay, anak ng kapitbahay niyang si Monica, na ang bahay nasa tapat lang ng dagat. Tumawag yung mama ng Monica, grabe na daw yung anak niya. After po, pero gabi na yun. At tumawag yung pinsan ko na, ayun, wala na daw yung anak niya. Akala ko nga, blessing na yun para sa amin, no, mga taga Mandaon. Pero para sa akin, masakit. Ano, naniniwala na din ako sa kasabihan. May blessing na dumating, may kapalit din. So pag may masamang nangyari, ini-explain natin. Yun yung coping mechanism ng mga tao. Pero bakit nga ba ang dagat nagluwa ng tone-toneladang isda? Sa tingin ko po, may mga predator na naghahabol sa kanila tapos pumunta sila dito sa baybayin. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagdagsa ng mga isda sa dagat, isa lang daw natural phenomenon. Una po, pwede sudden change po sa temperature sa dagat or pwede naman po na yung pagkain nila ay dito natatagpuan sa malapit sa dalampasigan. Pwede din po na umuiwas sila sa natural predator nila sa malalim kaya gumigilin sila. Pero ang Municipal Agriculture Office may natuklasan. So lahat ng isda papasok doon. Ngayon kung mabigat na ito, ayun ang sinabi ni Sir, sumabog ito. Kaya kumalat yung isda doon. Isda po. Ito na. Wala raw talagang himala dahil ang punot dulo ng pamumuti ng kanilang dalampasigan sa tone-toneladang isda. Isa raw na sirang salap o lambat. May umamin na yung bagnit niya ay punong-puno ng isda. Habang hinihila nila, sumabit sa isang pibising na katusok sa ilalim ng dagat. Nung sumabit yon, doon nawasak, sumabog si isda doon sa dalampasigan. Ang may-ari ng salap, ang mangingisdang si Homer. Ito yung puyo. Ito po yung nasira. Yung pinaguluhan doon ng mga tao sa tabing dagat sa amin yon. Sa pagbaba namin ng net, sa hinila ng mga tao ko, pagdating sa tabi, wala na palang laman dahil kay natapo na. Nawasak po. Ang naiuwi na lang ni Homer, 3 banyera. Natural, ninayang ako. Pagbalik ko, nandoon na, pinagpistahan na ng mga tao. Tanggap ko naman dahil kung para sa akin, nakakatulong din yun sa kanila. Bawal po gamitin yung fine mesh net sa paghuli ng mga ganitong klaseng isda. Pag napatunayan po na gumamit yung mga manging isda, pwede po silang ma-penalize. Pero since na may umamin, magkakandak po ng investigasyon yung opisina namin. Linaladlad lang namin tong net namin kapag mayroon na po sa tabi. Maliit lang yung target namin na isda. Yung salap namin, restrado to at saka yung bangka namin. Sakali, mayroon sing investigasyon, haharapin ko sila para maalaman nila nga hindi illegal. Kung restrado naman po yung bangka nila at fishing gears nila at pati po yung sarili nila or yung mga tripulante nila sa bangka, wala po dapat silang ipagkabahala. Ang isda, hindi lang nahuhuli sa bibig kung minsan. Grabe! Grasya na to! Kusa na lang inaanod ng pagkakataon. Halos 2 taon ng bilanggo ng isipan at kulungan ang isang dalaga sa La Union at ang tanging nagsisilbi niyang ugnayan sa mundo sa labas,
isang maliit na butas. Kaya mo bang mabuhay sa dilim? Kung saan walang pinto? Pati ang mga siwang sa pagitan ng mga kahoy, pinakuan kung saan ang pinakamalupit mo ritong kalaban. Ang iyong isipan. Ngunit gaano man kadilim ang iyong kinaroroonan, may maaaninag ka pa rin ditong maliit na butas kung saan tumatagos ang manipis na siwang ng liwanag, ang tanging nag-uugnay sa'yo sa mundo sa labas. Sa pagkakakulong sa iyong isipan, paano ka makatatakas? Ang butas sa gawa-gawang kubong ito, wala pang 3 dangkal ang lapad. Ang mga kas pinapay, sukatan sa badom. Liblib ang kinaroroonan ng kubo bago marating ito. Mula San Fernando sa La Union, kailangan munang bumiyahe ng mahigit 2 oras paakyat ng bundok. Sa dulas at tarik ng daan. Nabalahaw pa ang van ng aming team. Hanggang narating na rin nila ang pinakadulong sitio sa bayan ng Bagulin, ang Sitio Papayo. Dito na tumambad ang kubong may maliit na butas. Ang preso sa loob, 19 anyos na dalaga. Mahigit 1 taon na ritong nakatira. Hindi siya halos masinagan ng liwanag sa loob. Tawagin natin siyang Mia. Pagsapit ng gabi, ang nagsisilbi niyang tanglaw ang bumbilyang ito. Nung kumalma na si Mia, may lalaking nag-abot sa kanya ng pagkain, ang kanyang tatay Berting. Ibang ka? Da, plastic alitan. Di, tadalo ng tigin, plato lang. Dali ka, Lord. Dala din si Dana, kanina, subay. Yun, madina dahi si Dana ibulang na, kanang akanan. Dito sa lagi. Dito sa atin, sa atin. Dito sa atin, para hindi lamigin, binibigyan naman siya ng kanyang Lola Rusing ng kumot at unan. Adote, inhintad mi nga kumot na, pisapisangan naman, inbulang ni Amana. Ito po yung pinagkainan ni pag ibibigay namin sa kanya ito, tinutupi at saka yung ito, binabato sa loob ng kulungan niya, binabato sa labas po. Tinapon po yung iba, hindi lang ito. Sa pagsasaka, binubuhay ni Tatay Berting si Mia, bunso sa 5 magkakapatid. At dahil halos buong araw siyang nasa bukid, ang nakatoka sa pag-aasikaso kay Mia, ang mga tiyahin nitong sina Jocelyn at Nora. Parang anak ko rin siya, Mami. Paano namin hindi tutulungan, Mami? Isipin mo na lang yung sarili mo kung ikaw ang nakalagay dyan. Paano mo ba maiisip kung ikaw ang nandun tapos walang tutulong sa kanya? Para namang hindi kaya ng kunsyen namin.
para mapaliguan. Ang hose, ipinapasok nila sa butas. Yan po. Basta dumumi dyan, ma'am. Sa inuupuan niya. Stan? Stan? Minsan, ayaw nang maligo matagal isang buwan. After maligo siya, hintayin muna namin matuyo bago namin ibigay yung damit niya. After 10 minutes siya naligo, ibibigay ko po yung damit niya. Nay, nay, nay. Ansuot ka. Anong sapin mo siya? Para naman gupitan ng kuko si Mia, inilalabas nito sa butas ang kanyang kamay at paa. Pero nasaan ang ina ni Mia? At bakit umabot siya sa puntong kailangang ibartulina? Ang kanyang ina na si Delia, narito sa La Trinidad sa Benguet. Nitong nakaraang linggo, binisita ni Delia ang kanyang bunso. Sa pambihirang pagkakataon, nasulyapan ang mga mata ni Mia sa butas. Ang titig niya sa kanyang ina, bakas ang pangungulila sa yakap at aruga. Tama na, tama na. Hiwalay na ang mga magulang ni Mia. Ayon sa kanya, isinama niya noon si Mia sa Baguio City. Mahiyain, mabait, tahimik, mapagmahal siya. Sabi niya gusto nang mag-doktor. Kalaro ko rin po siya noong elementary days. Hindi ko po akalain mangyayari ito sa kanya. Subalit pagtungtong ni Mia ng 16 anyos, may napansing kakaiba si Delia sa ikinikilos ng kanyang anak. Bulakbol na. Sabi ng teacher na si palaging nag-absent. Hindi siya makatulog, lakad ng lakad. Kahit hating gabi, palagi niya akong sinasaktan. Sinasaktan niya yung sarili niya. Nung ipinakonsulta sa espesyalista, na-diagnose si Mia na merong paranoid schizophrenia. According to the US data, it's about 1% of the general population. That is 1 out of 100. Itong ganitong uring sakit ay nangangailangan ng very close follow-up. Pumunta pa ako sa DSWD. Patulong kami pero sabi nila walang pundo. Hanggang may isiniwalat daw ang dalaga na di umano siya raw ang pinag-ugatan ng mga nangyari sa kanya. Yung lalaki, ginalaw niya daw, sinira na yung pagkataon niya. Kaya yun, parang takot na takot siya. Kaya nagpa siya silang iuwi na sa Bagulin sa La Union ang dalagita. Sa puntong yun daw, hindi na nila ito makontrol. Kinuha niya yung tubo, pinalo niya ako, kaya doon ko hindi na binigyan ng gamot, natakot ako kasi. Umay ije balay, agala mo tikot silyo, bunang. Sa takot na baka saktan nito ang sarili at ang iba pang taga rito, ikinulong nila si Mia sa maliit na kubong ito. Nagtitinulong ti adu nga, tao ti kaaroba mi, binalod da, inpapasok da. Inlan sa mga ito, adi makaroon. Dilikado no, makaroon. Tapos may ito, kasta ti kabasin na ta, jay ima lang ti paruar na. Yung manok na pumapasok dito, kinukuha niya. Hinahati-hati niya yung katawan ng manok. Iluluto niya na daw para kainin niya. Nakakakonsin siya pero wala kaming magawa kasi. Nakakatakot naman kasi kung ilabas namin, ayaw naming maikulong dito. Sa loob ng 15 buwan, hindi na halos nasikatan pa ng araw si Mia. In mo tong mangmangan mo, in matindog sa buhok na ta, kaskas ta mo ti buhok na po, kis, di, in pasurok mi jay. Maasya na ka, mga awan mo mabalin mo, mga awan mo igatang kutagas na. Makukunsin siya kasi agsangit akpay. May ini ko, ama. Gusto ko mapagamot. Kasi bata pa yan eh. May future pa.
Ayon sa Rural Health Unit ng Bagulin, ang mga ganitong kaso dumami raw sa kanilang bayan sa nakalipas na 2 taon ng pandemya. Dito sa sityo namin, ito ang unang kaso. Pero sa buong barangay ng Cardis, maraming mga nauna. Kaya yung iba, namatay na lang na nakakulong. Siguro hindi sila nakapagpapacheck up sa tamang oras. Tsaka nabiinom na kanila may maintenance. So far, ang mga gamot namin sa mga mental health cases ay nagagaling sa DOH. Kaya lang, minsan kulang din. Kulang sa facilities. Kulang din tayo sa psychiatrist, sa psychologist. Ang ginawa ng DOH, nag-train ng ating mga local health units para sila ay makadiagnose with the Mental Health Act. Ngayon, we are at the process of developing more DOH hospitals. Nitong Miyerkules, ang local government unit ng Bagulin umakyat sa sityo para i-rescue si Mia. Pero dahil pahirapan ang daan, pasado alas 10 na ng umaga sila nakaakyat. Dumanon kayo. Una muna silang nagpaabot ng tulong sa pamilya. Meron din pong financial assistance na maibibigay sa family na gagamitin nila para sa maintenance or sa pagpapagamot. Monthly po iyon, continuous po iyon hanggat sa hindi po nagagamot. Sabi ako makakin ni ako just na bindisyonan na pa yung kumata. Nakakakaroon pa yun sa sumasalo. Baka may takdakdak ko pa yung bindisyon nga. Dadak lang ay yaman na kayo sakripisyo yun, anus yun, ay nandidawat si tulong. Sa wakas, makalipas ang 15 buwang nakakulong sa dilim. Si Mia, nadampian na rin ng liwanag. Last! Malikas na. Makas na. Tatangayakan. Sa'yo, tas si Manag. Sa'yo, nakakulong. Alam ng kanyang pamilya at ng iba pa niyang mga kamag-anak na siya pa rin si Mia ang kanilang anak, kapatid, pamangkin. Kusang loob itong sumama sa mga rescuer. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe pababa ng sityo, narating nila ang Naguilian District Hospital kung saan chinek up si Mia. Sumama? Pagkatapos, inilipat na siya sa Baguio General Hospital Medical Center. Nangako ang ospital na tututukan at sasagutin ang kanyang pagpapagamot. Mabibigyan siya ng mga karampatang mga gamot, therapy din po na kailangan niya. If may makita na kaming improvement within 2 weeks, pwede na namin i-discharge yung patient. Dapat hindi makulong ang ating mga kababayan na may ganitong uring sakit. Kailangan dalhin sa psychiatrist para matulungan siya. Yung family member natin na kinukulong natin na hindi nabibigay yung gamot would probably feel isolated, neglected, rejected. Matagal na inaantay ko po ito. Ngayon na, naibigay na. Masaya ako. Sana gumaling po si God. Maraming salamat sa inyo. Bukod sa COVID-19, may isa pang hinaharap ng buong mundo ngayon patungkol sa mental health. Pero paano kaya ito tutugunan sa mga napakalalayong mga sityo sa ating bayan? Katulad ng kina Mia. Sana huwag silang pagkaitan ng liwanag at ng pag-asa para hindi sila patuloy na mangangapa sa dilim. Nabawasan na ang mga nagkaka-COVID. Kaya naman marami sa atin ayaw nang magmask kahit sa mga pampublikong lugar. Pero ang ilan, hindi pa raw confident
Kaya ang takbuhan, hello filter! Hingal kabayo man sa katatrabaho sa peryahan, si Romel banidoso raw talaga pagdating sa katawan. Katunayan, pagkatapos maligo, istrikto raw siya sa pagsunod sa kanyang skincare routine. Yung ginagamit kong sabon, napampaputi ng mukha. Nakapagtanggal po ng tigyawa, nakadagdag foggy points po. At ang sikreto raw para laging hydrated pag inom ng tubig. Hindi po anim, mga 10 siguro po. Nakaka-fresh po siya sa katawan, sa mukha. Pero si Romel, hirap pa rin daw ma-achieve ang pangarap niyang glass skin. Katulad sa mga Korean actor at singers. Maliban sa mabusisi, maggastos din daw. Not until nakilala niya si Blush Me. Hindi po ito makeup kundi filter sa TikTok. Nakapagsaya po kasi yung makikita mo po yung sarili mo doon, kagwapo mo. Guys, nandito ngayon ako sa labas. Pag wala na po kasi yung filter, nababatrip na po ako eh. Nakaka-visit, tignan yung sarili. Parang pa-haggard, kaya nahilig po sa filter nun. Sige nga, Romel, pakita nga ng itsura kapag naka-filter. Hep, hep, hep! Bago ang kanyang instant transformation, kilalanin muna natin ang kilabot perya boy ng Tarlac. Hindi katulad sa kanyang TikTok videos, mahiyain daw talaga si Romel. Pirming nagtatrabaho, tagatanggal ng gamit sa pinapasukan niyang peryahan. Bukod sa perya, magbibilad po ng palay, pagtatanim. Minsan construction po, pag meron pong extra-extra dyan, pumupunta po ako para magkapera lang po. Pero si Romel, hindi lang daw sa trabaho masipag. Masipag ding mag-TikTok. Makakagawa po ako ng mga 6 na video. Okay na po yan, tapos bukas na naman po ulit. At dito nga niya na master ang pag-filter. Nagpapalitan niyo. Pag nagtitiktok po ako nun, iayosin ko yung beautify, ang pakinis po ng mukha. At ang Blush Me filter daw ang kanyang paborito. Dahil si Romel, hindi na raw kailangang maglagay ng kung ano-anong pampagwapo. Filter lang, pumuputi, kumikinis at namumula na raw ang kanyang pisngit labi. Nakagwapings pa rin po yung filter. Konting hawi-hawi lang ng buhok, pwede na po yun kahit wala kang ligo-ligo. Game na ba ang lahat para sa instant glow up ni Romel? Heto na in 3, 2, 1! Boogsh! Sino ka dyan? Nag-million po yung views. Minsan po may natutuwa, mayroong sasabing pogi, idol. At huwag ka! Dahil daw sa kanyang TikTok video, si Romel naging instant celebrity. Dati hindi ka lang pinapansin dyan pag dumadaan-daan ka. Simula po nung nag-viral na po ako, ang dami na po nakakilala sa akin. Ang dami po nagpapapicture. Kinatawag po nila akong idol, lilingon ko na lang po, tatangwaan ko. Nagkaroon din daw siya ng instant jowa. Dahil po sa paggamit-gamit ko ng filter, may nakilala po akong babae nun. Sa TikTok po, naglapag siya ng FB nun, hanggat sa nag-call-callan po kami. LDR po kami nun. Sinabi niya sa akin nun, focus do po siya sa pag-aaral niya. O, nakita ko po sa TikTok, may kasama na siyang lalaki. Tapos hiniwalayan ko na po siya noon. So ngayon po, wala muna po akong love like. Natagpuan man ang hinahanap niyang kumpiyansa, meron pa rin daw sa kanya'y nang mamata. Magkakomment na lang po sila doon ng kabayo na emoji. Masakit po. Minsan nga po, napapayak na lang ako pero pinagtuloy-tuloy ko pa rin po. Ang mga komento, binabasa lang daw ng kanyang kaibigan. Sabi niya, I like your eyes, high crush, tsaka panotis idol. Dahil sa totoo lang, si Romel, no read, no write. Dahil kasi sa kahirapan, si Romel hindi na pag-aral ng kanyang mga magulang. Tinutulungan ko po si Papa kung magtrabaho. Di po ako pinag-aral ni Papa ko. Kung pagbibigyan man po ako ng pagkakataon ng mapag-aral, subukan ko po, kakayanin ko po. Pag may nagko-comment sa TikTok, nagtatanong na lang po sa mga kapatid ko kung ano ba to. Yung iba po minsan titignan ko lang sa mga emoji, kung galit ba sila o hindi. Kaya kahit paano raw, gumagaan ang kanyang daladala sa tuwing binabasa sa kanya ang mga mensahe ng pagtanggap at pagsuporta. Pero ano nga kaya ang magiging itsura ni Romel
kapag hindi siya gagamit ng filter, kundi totohanang makeover. Isa rin sa kasama sa viral post ng mga shocking filter transformation, nagmula sa Bukirin na ito sa Look Occidental, Mindoro. Kung walang filter si Jamaica, mapungay ang mata at morena. Pero kapag lumipat na sa kaliwa si Jamaica, kumukoreana. Anong sa inyo? Gusto ko lang makita yung mukha ko kapag may filter. Parang siya Korean, tapos nawala yung mga pimples, pumuti yung mukha. Masaya, maraming bumabati sa akin pag nakikita ko sa daan. Si Jamaica, bet raw talaga ang mga pag-arte sa harap ng camera. Ang paborito kong artista ay si Barbie Portesa kasi magaling siya umacting, umiyak, tumawa. Ang pagtambay sa social media, pampalipas oras daw niya sa tuwing tapos na siya sa responsibilidad bilang ina. Gusto ko kahit ina na kami, malaya kaming makapag-TikTok. Kami yung nagsasayaw sa harap ng camera. Masaya kahit may anak na, napapagod, nakakawala ng stress. Pero para sa mister ni Jamaica na si Chenard, hindi na raw kailangan pa ng filter para i-flex ang ganda ng kanyang misis. Kasi kahit doon sa Tabaw, doon sa aming lugar, sinasabi na, yun, asawa mo, viral ah. Masaya po siya. Samantala, pakiramdam daw ni Romel kahit papaano ang pagiging no read, no write niya. Naprotektahan siya para hindi mabasa ang iba pang masasakit na salita na ikinokomento sa kanya sa social media. Sa araw na ito, day off din muna si Romel sa peryahan. Pamper day muna. At para mas tumaas ang kanyang kumpiyansa, ipina-makeover namin siya. Hold your horses! Ito na ang Romel na walang filter! Huyo kayo ngayon! Sobrang saya ko. Na-experience ko na yung gusto kong mangyari sa mukha ko. Lahat parang laki ng binago ng mukha ko. Ang filter no ay pwedeng gamitin para mas ma-accept natin ang sarili natin. Dahil sa dumami yung mga filters, ang importante ay i-appreciate pa natin yung natural beauty natin. At the end of playing, babalik tayo sa itsura natin and at the end, we really have to love ourselves. Gayunman, ang karunungan ay sandata natin sa buhay. Kaya para matupad ang pangarap ni Romel na makatungtong ng eskwelahan, inilapit siya ng aming programa sa Municipal Social Welfare Development Office ng kanilang bayan para sa educational assistance. Magagamit ko po ito kung makapag-aral man po ako. Saya po sa ngayon dahil may tutulong na po sa akin. Lahat naman yata tayo, aminin, nag-filter na ng kanya-kanya nating mga picture at video. Pero sa huli, kapag wala tayong filter, dun natin mas makikilala kung sino ang tatanggap sa tunay na tayo. At hindi lang dapat natin inaayos ang itsura natin sa social media, pero lalong-lalo na ang ating buhay sa kabuuan. Timer starts now! May isang tao? Hindi! Bagay? Hindi! Pangyayari? Oo! May isang pangyayari ang napanood kamakailan ng madla sa Valentine's Day edition ng Pinoy Henyo ng Eat Bulaga. Large intestine, small intestine. Ang contestant kasi di umano. Intestine, large intestine, small intestine. Nandaya. Drama. Go! Bagay. Nangyari ito habang pinahuhulaan ng babaeng player sa lalaki niyang partner ang salitang stomach. Hindi, hindi, hindi! Tao ba? Tao? Pangalan ng tao? Hindi, hindi, hindi! Ba't pinakatupan? Sa ulo? Hindi, hindi, hindi! Sa gitna? Internal? English? English? Internal? Lungs? Pancreas? Intestine? Hindi, hindi, hindi! Kidney? Ang babaeng player, makikitang makailang beses pa raw lumingon-lingon.
lungs, inner beauty, heart. Pwede. At na-caught on cam na parang may isinenya sa kanyang bibig. Stomach. Medium. Hanggang nakuha na nga nila ang sagot at sa huli, nakapag-uwi ng 30,000 pesos. Pero ang mga nakapanood, inalmahan ang contestant. Parang halata po siyang magdaya. Pero po sa mga kalaban nila na yung babae is may parang may lumabas sa mga. Una nang kumalat ang dimano statement ng babaeng player sa Facebook. Gesutoga, morning guru koru. Meron pang isang video kung saan makikita siyang nagninihonggo. Moshi sonora sore o tadashiku kisodoshite kudasai. Pero peke raw ang mga ito. Hinanap ng aming team ang kontrobersyal na players. Nagpaunlak ng panayam ang mga naglaro sa Pinoy Henyo. Ang magkasintahang Ryan at ang binansagan ngayong stomach girl na si Laika. Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasalita na raw sila sa mga nangyari. Intestine, large intestine, small intestine. Yun dun po sa nangyari is, dala po ng emosyon, bugso ng damdamin. Ano ang masasabi nilang hindi raw naging malinis ang kanilang paglalaro? May mga tao din po talaga nandiyajudge po sa amin. Kung mapatunayang nagkamali sila, handa ba sila sa consequence nito? Refund daw. Pero wag sila mag-whiska sana ko dahil wala siyang kasalanan. Bagay, hayop. Mahuhulaan niyo kaya ang kanilang mga sasabihin? Hindi! Isang taon nang magkarelasyon sina Ryan at Laika na nagkakilala raw nung nag-part-time job sila sa isang Japanese restaurant. Dining po ako, siya naman sa kitchen. 2021 po, nanliligaw po siya sa akin. Tapos 2022 ko po siya sinagot. Noon pa man daw, nakakapanood na sila at naglalaro ng Pinoy Henyo. Pwede. Hindi. Kaya nagkayayaan silang sumali. Malaking tulong daw kasi ito, lalo na sa pag-aaral ni Laika na third year sa kursong Bachelor of Science in Tourism at pandagdag ipon din sa pinaplano ni Ryan na pagbabalik eskwela. Ako po yung nagsabi sa kanya na gusto mo sali tayo sa Pinoy Henyo. Mahiyain po kasi kami, lalo ako kasi tas parang gusto ko po lumabas sa box. Pangarap niya rin po talaga kasi na ma-expose po sa TV. Sinuportahan ko lang po siya. Hanggang nag-audition na nga sila sa Pinoy Henyo at sa mahigit 200 nag-audition sa studio, isa raw sila na napiling maglaro. Ito si Ryan Oranio at Laika Alburo. Doon po kami sa loob ng room, tapos may mga Manila paper po doon na nakalagay na kategory po. Kalmado naman po kami nung time na yun. Pero nung sumalang na si Laika at Ryan, aminadong kumabog ang kanilang mga dibdib, lalo na sa elimination round. Parang namumutla-mutla pa, very light. Bawal umiyak, ha? Meron lang 2 minutes. 2 minutes! Timer, go! Hanggang sa pahulaan na nga ni Laika kay Ryan, ang naging sikat tuloy na salita ngayon na stomach. Pinakatumba, sa ulo. Hindi. Sa gitna. Internal. English, internal, lungs, pancreas, intestine, large intestine, small intestine, stomach, medium. Pero may hindi nga ba tamang ginawa sina Ryan at Laika? Hindi ko po intention na sabihin yung word na stomach, intestine. Marami nagme-message na andaya mo. Lao pake. Nagaantay po ako ng reach out ng Itbulaga kung ipagpapaliwanag po kami. Ano rin ang mensahe nila sa kanilang bashers? Huwag silang mag-whiska sana ko dahil wala siyang kasalanan. Nandaya nga ba talaga sila? Sina Laika at Ryan may inamin. Lahat naman po tayo nagkakamali, di ba? Wala naman pong perfect. Si Ryan, nagpaliwanag din sa tila isinenyas ng kanyang bibig sa jackpot round. Nung nakita ko po yung video po niya, nagulat po kasi nasabi ko po pala unintentionally. Ang pagpapatuloy ng version nila ng kwento. Hindi po totoo yung chinipuhan ko pong nakatingin muna sa akin yung mga host. Sa aming pagbabalik. Stomach. Medium. Stomach. Medium. Players sa larong Pinoy Henyo, binabash ngayon online.
Sa kalagitnaan kasi ng game, caught on cam ang isang player na tila isinisenyas daw sa kanyang bibig. Large intestine, small intestine. Ang pinahuhula ang salita. Stomach. Medium. Nandaya sa Pinoy henyo. Balik niyo yung premyo. Refund daw. Large intestine, small intestine. Nung time na umi-issue na yun, pumapasok po ako sa school, lampak eh. Iniisip ko na lang, mas kilala ko po yung sarili ko kaysa sa mga opinion naman yan. Kasi kahit naman ano pong gawin, ihusga-tuhusgan pa rin naman po tayo. Ngunit hindi nga ba naging malinis ang kanilang paglalaro, sina Laika at Ryan, may inamin. Hindi ko po intention na sabihin yung word na stomach. Dala lang po ng emosyon, ng intense sa sarili, kaya po ganun po nangyari. Stomach! Medium! Pasensya na po kung sa tingin nyo may pandadayang naganap, pero hindi ko po intention na mandaya. Huwag sila manghusga sa anak ko dahil wala siyang kasalanan. Nabigla lang siya, nagkamali. Ako rin na ina ang humihingi ng tawad sa kanila. Kung nagkamali yung anak ko, aminin ko nagkamali siya. Tao lang si Ryan. Si Ryan, nagpaliwanag din sa tila isinenyas ng kanyang bibig sa jackpot round. Hindi po ako aware na nasasabi ko po yung word po na yun. Para natetense po ako na sana po masabi niya po yung pinapahula po sa kanya. Then, nung nakita ko po yung video po ni, nagulat po kasi nasabi ko po pala unintentionally po. Kaya hinihingi po ulit namin ng pasensya po. Ang ilang host ng Eat Bulaga, tila may pahaging sa pinag-usapang nangyari. Sa isang laro, ano ang ginagawa mo para mawala yung saya o yung fun? Para ang hirap yata niyan. Ang hirap. Pag ikaw ay nandaya. Yan. Oh, yes. Okay. Kahit anong laro pa yan, pag nandaya kayo, wala nang fun. Hindi na masaya. Oh. Kaya ang tama dyan sa mga ganyan, hindi namin kayo tatantanan. Hoy, si Mike ba? Babantayan natin yan. Babantayan natin yan. Alam pa naman yung pagkakamali namin. Kaya ready po kami na i-bear po lahat ng consequences po sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa po namin. Ang kahalaga ng honesty ay nagpapakita ng kung ano ang iyong pagkatao, ang iyong kredibilidad o ang iyong integridad. Sa tuwing ikaw ay nagiging tapat, nag-establish ka ng tiwala at nagtitiwala din sa iyo yung mga tao. Gayunman, si Laika, merong nilinaw. Hindi po totoo yung chinipuhan ko pong nakatingin muna sa akin yung mga host bago ko binigkas yung salita. Kung ano man po yung mga makikita ninyo na fake account, hindi po ako yun. Moshi Sonora. Project ko po yun sa major subject ko. Tungkol lang po yun sa hotel reservation. Foreign language po kasi yun. Mga guests namin, mga Japanese. Malaki rin daw ang pasasalamat nila na sa kabila ng kanilang pagkakamali, hindi naman daw sila binawian ng premyo kahit naiintindihan daw nila kung sakaling gawin ito ng Eat Bulaga at nasa programa raw ang lahat ng rason para gawin ito. Binigay ko po sa tita ko po para po sa gastusin pa namin sa bahay po. Then yung other po is pinag-iipon ko para po sa pang-college ko po. Sa tuition po, bigay ko po sa magulang ko sa pamasahe araw-araw. Pero paano naman nila ngayon nasisikmura ang mga ibinabato sa kanila online? Nalungkot din po kasi may mga tao din po talaga nandja-judge po sa amin. Nag-deactivate po kami ng account para po hindi pa namin makita or marinig yung mga criticisms po ng mga tao. Sa mga basher, tumigil na po kayo. Marami na pong naaapektuhan. Wala naman po kaming sama po ng loob sa kanila po. Thankful din po kasi may courage po sila na sabihin po yun sa amin. I-apply po namin yung mga lessons po namin sa sarili po namin para po mag-grow pa po kami personally. Sa management ng Eat Bulaga, na humihingi po ako ng dispensa para sa mga anak ko. By the power of God, alam ng Diyos yan. Ako rin na ina ang humihingi ng tawad sa Panginoon. Tapos ganun lang maririnig ko sa anak ko. Hindi ko alam kung saan ako lalapit. Maparaan para lang matulungan yung anak ko. Sa Eat Bulaga, sa Pinoy henyo po, sa mga host po, hinihingi po namin ulit ng pasensya yung mga pangyayari po. Lesson na rin po sa akin to na bawat kilos mo, pag-isipan mo talaga ng mabuti. Siguro maganda na rin po na example yun or pangaral po yun sa mga tao para po wala na pong tumulad sa mga ganong pangyayari po. I first start now. Bagay. Lahat ng manlalaro, lahat tayo, sa laro o buhay man, dapat lumalaban ng stomach. Patas. Ang kwentong pambata, tila nagkatotoo nang sa tiyan ng isang bibe may nakuhang ginto.
Mga be, ang kwento natin ngayon tungkol sa mga bibe. Dahil may isang bibe raw sa Rodriguez Rizal na tila nangitlog ng ginto. Para bang yung sa kwento tungkol sa golden goose o gansa? O bibe-bibe? Ito ang ikinakwak-kwak-kwak ngayon ng mga tiga Miraculous Hills. Ang ipinamana kasing bibe ng yumaong si Tatay Ricardo sa kanyang anak na si John noong kinatay, meron daw nakitang parang ginto. Tsura po talaga siyang ginto eh. Gold po talaga. Talagang pinagkalob sa kanya, talagang swerte ho yun. Pagkatingnan niyo po kasi sir, parang gold talaga siya. Ito lang February 18, sa first death anniversary pa man din ng kanyang ama, ang alagang bibe ni John, nadatnan niyang naghihingalo. Di niya po kinaya yung pag-itlog niyo po. Minuto lang yan. Nabawian na rin po siya ng buhay. Para mapakinabangan, kinatay nila ito para sana iprito. Pero habang nililinis ni John ang laman loob nito, meron siyang napansin. Pagbukas ko po, tumambad sa akin yung dalawang ginto. Mga ganyan lang din po siya kalaki. Ang pinaniniwala ang ginto na nakita sa loob ng alagang bibe ni John, sinlaki ng butones, pabilog ang hugis, at ang gilid parang pinukpok. Tsura po talaga siyang ginto eh. Gold po talaga. Nanlaki ang mata ni John sa kanyang pananaliksik. Meron siyang kahawig pinababarter po ng mga sinaunang tao. Ang tinutukoy ni John na kahawig ng natagpuan nila sa loob ng kanilang bibe, ang pre-Hispanic na barya na kung tawagin, pilonchitos o granitas de oro. Gawa ito sa tunay na ginto na sinlaki ng butil ng mais. Ang itaas na bahagi may nakahulmang karakter na nasusulat sa baybayin, ang sinaunang alfabeto ng ating mga ninuno. Yun ang ginagamit na parang pera nung araw. Ay yung big time, hindi yung mga barya-barya, bihirang-bihirang magkaroon yan. Kaya palagay ko maraming nangongolekta ng coin at mga antik na Philippine na magbibid sa ganyan. Ilan sa mga piraso nito nahukay na mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa isang auction site, ang presyo nito na ibenta ng $2,585 o mahigit 100,000 piso. Na-discovery nga sa lugar na ito eh, nakahukay ang mga tao over the years. Sa Pasig River, nakahukay sa Laguna, sa Batangas. So posibleng-posible na magkaroon din nga sa Rizal Province. Ang coin at antique collector na si Brian, sa dinami-rami raw ng kanyang koleksyon, ang 10 piraso raw ng kanyang pilonchitos, ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ang tinataya kasing presyo nito, nasa 300,000 hanggang 600,000 pesos kada piraso. That is the proof of civilization exists prior on the Spanish colonization. Ito yung nagpapatunay na hindi tayo mangmang mga Pilipino. Yan po ay considered as national treasure. Ginto po siya. Usually 14 to 22 karat. Malaginto rin kaya ang presyo ng hinihinalang antigong barya na nakita mula sa bibe ni John? O maiitlog ba siya? Susunod, bibe na alaga ni John, tila nangitlog daw ng ginto? Tsura po talaga siyang ginto eh. Gold po talaga. Ayon sa pananaliksik ni John, ang natagpuan sa kanyang bibe, malaki nga raw ang pagkakahawig sa antigong barya o pilonchitos. Kaya ipinasuri niya ito. Yung kulay niya ho, medyo hawig ko. Size comparison. Magkamukha. Nakikita niyo, sir, yupi. Parehas rin po nito. Pag pinatakan natin ito ng asido, kung tanso ito, magiging green, bubula at ang usok niya napakabaho. Mga be, may naghihintay nga bang 100,000 piso para kay John? Ano, ready ka na ba? Yes, sir. Bibitinin muna namin kayo, pero iiire na natin ang kasagutan susunod na. Ayan.
talagang bibi ni John. Parang nangitlog daw ng ginto. Nung kinatay kasi nila ito, meron silang nakuha ritong parang antigong gintong barya. Tsura po talaga siyang ginto eh. Ayon sa pananaliksik ni John mismo, malaki raw ang pagkakahawig nito sa sinaunang barya na kung tawagin Pilonchitos. Ang presyo nito, hindi barya-barya, nasa 300,000 hanggang 600,000 pesos kada piraso. Sinuri ito ng coin at antique collector na si Brian. Dapat po merong karakteristik na may alibata ko. Sa itsura ko, concave, meron pong strike sa likod. Yung kulay niya ko, medyo hawig ko. Size comparison. Magkamukha. Nakikita niyo, sir, yupi. Parehas rin po nito. Una ko nakita, para po siya yung archaeological gold po. Tapos yung pagkabilog niya, sir. Akalain niyo pong Pilonchitos. Pero si Brian, may napansin nung kanya itong baliktarin. Ito sir, modern material suit. Ang nagkaiba ho niya, number one nga ho, yung presence ng plastic, yung metal content. Upon ocular inspection, wala po siya. Yung mayi po na alibata, wala ko talaga. Malabo ho para sa akin na Pilonchitos po yun. Sa hiling na rin ni John, pinatignan din nila ito sa isang gold appraiser. Pag pinataka natin ito ng asido, kung tanso ito, magiging green, bubula at ang usok niya napakabaho. Pero kung ginto naman siya, walang reaction, parang tubig lang yung ipinatak mo dyan. Ano, ready ka na ba? Yes, sir. Tanso. Pero paano rin kaya ito napunta sa loob ng bibe? Nakakalabas din po kasi mga bibe. Pag-alagala lang po. Nakain ng mga bibe yun. Hinala nila ang nalunok ng alagang bibe ni John. Isang klase lang ng butones. Based po sa nakikita ko ngayon, para po isang botones na galing po sa pants po o kaya sa uniform po ng gwardiya. Akala ko talaga may pag-asa. Kahit paano merong ano eh, pagkakawig eh. Sinabi na botones, medyo nadismaya din. Mga sinaunang barya at mga klasikong kwento, parehong nagbibigay ng ginintuang aral sa buhay man o sa kasaysayan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.